Kapag ang isang pulutong ng mga alien na insekto ay sumalakay sa lupa at nagsimulang ma-infected ang mga tao, kakailanganin ni Ben na gamitin ang lahat ng kapangyarihan ng Omnitrix upang iligtas ang sangkatauhan. Ngayon ay babalikan natin ang kwento ng 2009 na pelikulang Ben 10, Alien Swarm, sa labas ng Bellwood. Pumunta si Kevin sa isang abandonadong bodega kung saan dumating ang isang grupo ng mga bikers na gustong magbenta ng tinatawag nilang alien technology. Sa pagbukas ng case ng mga lalaki at lumitaw ang mga tube na puno ng mga chips na tila naka-deactivate dahil hindi alam ng mga vendor kung ano ito, nagpa siya si Kevin na tawagan si Gwen upang pag-aralan ang bagay na ito at napagtanto ni Ben na ang bagay na ito ay nagdudulot ng isang pagkagambala ng Omnitrix. Pagod ka na bang mag-aksaya ng oras? Na sinabi ng isang tindero at hindi pa siya nakakita ng mga mamimiling tulad nila. At isang babaeng naka-helmet ang sumagot dahil isang tubero sila. Isang lihim na interplanetary security troops. Nagtatanong si Ben kung paano niya ito nalaman at ibinunyag niya na siya si Elena Valdez, isang dating tubero na pinatalsik kasama ng kanyang ama na si Victor. Nang hindi namamalayan na may nagmamasid sa pag-uusap nila, tila nagulat si Ben sa muling pagsasama-sama nila at inihayag niya na ang sinabi sa kanya ng kanyang lolo sa kanyang ama na umalis ang mga tubero. Agad namang itinanggi ni Aling Elena na naguguluhan. Nagtanong si Ben kung bakit kasama niya ang mga ilegal na mga ngalakal sa palengke at ipinaliwanag ng dalaga na itinakda niya ang lahat para makausap niya sila at makahingi ng tulong. Dahil si Victor ay nawawala nang walang nakakaalam. Habang nag-uusap sila ng stalker, sa itaas ay nagsimulang kontrolin ang mga chips na naputol ang mga kapsula at lumipad palabas ang isang tumpok ng mga insekto na umaatake sa lahat nasa loob ng bodega upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinubukan ni Ben na gawing alien ang sarili at napagtanto na ang Omnitrix ay hindi ganap na gumagana na iwan sina Kevin at Gwen sa misyon na lipulin ang mga alien na insekto na nasa gitna ng kaguluhan, sumakay ang mga vendor sa kanilang mga motorsiklo at umalis sa bodega habang ang Insectronics ay sinira ang mga beams ng gusali. Halos hindi na makatakas ang nasa loob, pinag-aaralan ni Ben ang mga chips, at pinaghihinalaang ito ay isang uri ng remote control na no technology. Napansin ang presensya ng estranghero sa itaas, pagkatapos. Sa sandaling makita siya, ang hinala ng binata, ang kumokontrol sa mga nilalang na ito, at nagpas siyang gawin ang i-activate. Gamit ang Omnitrix, para gawing siyang spider monkey. Ngunit dahil sa panghihimasok siya, ay nagtatapos sa paglikha ng malaking yelo sa kanyang nagyayelong hininga. Ang alien ay namamahala upang mabitag ang mga chips sa isang bloke ng yelo na pagkatapos ay nabasag sa milyon-milyong piraso na tinatalo ang ilang mga insekto ng sabay-sabay. Ngayon, ang mga tumpok ng mga insekto sa pagitan ng mga yelo at nakapaloob ang mga ito, hinabol ni Ben, ang taong kumokontrol sa mga ito at sinusubukang gawing yelo siya sa kanyang freezing na hininga. Ngunit ang kontrabida ay nakaiwas at upang tumalon mula sa itaas at itinapon ang isang tumpok ng mga insekto patungo kay Gwen na tangkang pigilan niya sa pamamagitan ng matinding yelo at talikuran ang pakikipaglaban upang tulungan ang kanyang pinsan. Sa pamamagitan nito, ang kontrabida ay huminto at kailangan niya upang makatakas at nawala kasama niya si Elena, si Gwen at Kevin ay sigurado na siya ay kasama ang estranghero at ang lahat ng ito ay isang bitag lamang. Gayunpaman, si Ben ay interesado sa kwento ng pagpapatalsik sa kanyang ama at nagpa siya na pumunta sa punong tanggapan ng mga tubero upang tanungin ang kanyang lolo tungkol kay Victor, pabalik sa sentro ng komunikasyon. Hinihintay ang pagdating ng Flight Max at nagpas siyang maglaan ng oras upang iskan ang ilan sa mga chips na kanilang nakolekta at natuklasan nila na ang mga ito ay mga teknolohikal na kagamitan at biolohikal na anyo ng buhay. Nagtataka sila, sinubukan ni Gwen na gamitin ang kanyang kapangyarihan para basahin ang energy signature ng mga device, ngunit hindi ito gumagana. Nagpa siya si Kevin na subaybayan ito sa pamamagitan ng computer habang siya ay nagtatrabaho at pagkatapos ay iminumungkahi nilang sundan si Elena at magtatapos at pagsisimula ng isang nakipagtalo kay Gwen na natigil lamang sila kapag dumating si Lolo Max sa laboratory.
Sa sandaling pinakita nila ang device, at sinusuri nila ito, ang sabi ng pinuno ng mga tubero, ay parang nakita na niya ito dati, ngunit hindi niya matindaan kung saan eksakto kung saan, at iniisip niya ito ang perpektong pagkakataon. Pagkatapos ay sumusubok na magtanong tungkol sa pagpapatalsik ng mga ito, ngunit sila ay nag-ambala ng isang sistema ng alarma. Pabala sa pagkakaroon ng pagsalakay sa loob ng complex, kasunod ng energy signature ng mananalakay. Nakarating ang grupo sa kwarto ni Max, kung saan naghihintay na si Elena sa kanila. Sa sandaling makita niya ang babae, tinanong ni Lolo Max kung ano ang ginagawa niya doon, at sinubukan itong paalisan. Ngunit kinuha ni Ben ang mga babae, at sinabi sa kanya ang tungkol sa pagkawala ni Victor, na malamang nakinuha ng taong kumokontrol sa mga chips. Gayunpaman, lahat sila laban sa batang babae, at pinalabas siya ni Kevin sa laboratory, iniwan si Lolo Max na mag-isa, kasama ang kanyang mga apo, upang ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Sa isang computer, ipinakita ng lalaki ang file ni Victor, at ibinunyag na nahuli siyang nagnanakaw ng alien chips, mula sa safety box, at sa makatuwid ay pinatalsik siya mula sa tropa, at pinalayas magpakailanman. Gayunpaman, ipinagtanggol ni Ben na walang kinalaman si Elena, sa mga pagkakamali ng kanyang ama, at nangatuwiran na siya ang pinakamahusay na leader, upang makarating sa taong kumokontrol sa mga insekto. Ngunit tumangging paniwalaan ni Max, kung ang mga sinasabi niya ay totoo, at nagpa siya si Ben na kumilos ng mag-isa, umalis sa punong tanggapan, at kinuha ang motorsiklo ng kanyang lolo, upang sundan ang babae na mag-isa, habang nagmamaneho, sila patungo sa lugar, kung saan nakuha ni Elena ang mga chips. Naglalakad si Victor sa isang eskinita, nang tangkain siya ng dalawang kriminal, na sinasabi sa kanya na hindi siya dapat naglalakad mag-isa. Bilang tugon, ibinunyag ng kontrabida, at siya ay sasamahan, at naglalabas ng libo-libong mga insekto. Mga tronic chips na umaatake sa dalawa, na lumulusob sa kanilang mga katawan, at ginagawa silang mga zombie, hindi alam na hinihintay sila ni Victor, kasama ang kanyang hukbo ng mga infected. Tumating sina Ben at Elena sa lugar kung saan natagpuan sa kanya ang mga chips, at nagsimulang mag-explore. Ngunit habang iniimbestigahan nila ang loob, nasa labas na ang kontrabida dala ang kanyang mga infected na loading box, at itinago sa van ng isang transport company na tinatawag, Shipping It. Wala sa kanila ang nakakaalam kung ano ang nangyayari, at patuloy silang naghahanap ng mga patunay, hanggang sa makarating sila sa laboratorio ni Victor, kung saan nakakita sila ng ilang mga tala, sa isang shipping form ng shipping, habang sinusubukang, malaman kung ano ang nangyayari. Nagulat ang dalawa sa isang grupo, ng napakahinalang mga tao, na nag-alok ng tulong, at nagmamasid ang mga estranghero. Napansin ni Ben ang isang kakaiba sa mga mata, ng mga tao, at nakikita ni Elena ang mga chips, na naglalakad sa loob ng mga ito, na nagpapaunawa. Sa kanila na ang lahat ng mga taong ito, ay kinokontrol ng mga alien na insekto. Biglang sinabi ng isa sa mga infected, na gusto niyang dalhin sila, para makipagkita sa Reyna, at nagsimula silang lumapit, napilitan si Ben na i-activate ang Omnitrix. Ngunit dahil sa palapit na sila, si Ben ay hindi makapili ng sinumang i-activate na alien, at napilitan silang tumakas, pagkatapos dumaan sila sa fire exit, na pagtanto ng dalawa na sila ay nakulong, at sinamantala ni Ben ang pagkakataon, upang i-activate, ang Omnitrix, na lumikha ng isang shockwave, na nagtutulak sa lahat palayo, at nagbubukas ng puwang para makatakas sila. At nagmamadaling umalis, sumakay sila sa kanilang mga motorsiklo, at nagsimulang sumakay. Ngunit nahuhulog si Elena sa sasakyan at napilitang bumalik si Ben upang iligtas. Sa likod ng dalaga, nagawa niyang makalayo sa panganib, at sinabing ang susunod na hakbang ay ang pagpunta sa shipping, dahil doon lang nila malalaman kung ano ang ipinadala ni Victor, sa punong tanggapan ng mga tubero. Sa wakas ay na-trace ni na Kevin at Gwen, ang mga energy signature ng Insectstronics, at matuklasan na karamihan sa kanila ay nasa shipping, ang sentro ng pamamahagi nito. Magkasama silang sumalakay sa lugar at nagsimulang maghanap ng anumang palatandaan ng mga extraterrestrial na nilalang. Paghahanap ng mga talaan ng mga padala sa buong mundo, habang pinag-aaralan ang mga papeles. Nagulat ang dalawa sa isang empleyado, na nagsabi sa kanila na ang kumpanya ay sarado, at hiniling na bumalik sila sa ibang pagkakataon, finding it strange that the man is there so late. Tinanong ni Gwen kung bakit nagtatrabaho pa rin siya. Sumagot ang empleyado, na ang kanyang trabaho ay pagsilbihan ang Reyna.
pagpapaunawa sa kanila na ang estranghero at isa sa mga infected upang kontrolin ang mga ito. Si Kevin ay sumilip ng mga katangian na kahoy at naghagis ng suntok na nagpapalipad sa empleyado na zombie na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong makuha ang mga dokumento at bumalik sa sasakyan at sa sasakyan habang ang dalawa ay naglalagay ng kanilang mga seatbelt ng upuan nang mapansin nilang nasa likuran nila ang kakaibang empleyado na gumagawa ng kakaiba. Nang tumingin siya sa unahan, napagtanto ni Gwen na kinokontrol ng lalaki ang mga chips na nagiging spherical na hugis at nagsimulang ihagis ang sarili sa windshield. Halos mabasag ang salamin at piliting binilisan ni Kevin para makalayo sa kalaban. Ang binata ay nagmamaneho sa Super Rapley habang ang mga chips ay magkadikit at bumubuo ng tatlo naglalakihang bola na nagsisimulang gumulong sa likod nila, sinusubukang makawala sa mga ito. Si Kevin ay gumawa ng pag-iwas na maniobra at upang tamaan ang isa sa mga sphere na tumama sa pader, ngunit hindi nagtagal, ay muling itinayo nito ang sarili at muling sinundan sila. Dahil hindi ito gumana sa ganitong estilo, nagpa siya si Kevin na subukan at talunin sila ng mabilis sa pag-activate ang turbo mode sa kanyang dodge. Ngunit ang mga baliw na acorn ay hinahabol pa rin siya na walang mga pagpipilian. Pumunta si Kevin sa isang construction site, at sinamantala ang katotohanang sila lang ang magmaneho sa mga sphere. Ngunit ito ay nauwi sa dahilan upang ang kotse ay tumaob, at ang lahat ay gumulong, at kahit na sa lakas ng impact, ay halos hindi nasaktan ang dalawa, at nagsimulang maghanap ang sphere, na bumuo mas malaki pa, sa ibabaw ng viaduct handang durugan sila sa ibaba, naghahanda si Kevin para sa labanan, at ginawang bato ang kanyang katawan. Nang tumalon si Ben sa kanyang motorsiklo para tumulong, ipagpalagay ang anyo ng ha. Ang Mangasaur in mid-air ay nagbago na sa alien na sila. Curtain, si Ben ay naniningil sa sphere at sinira ito ng isang suntok, ngunit ang mga chips ay nagawang muling magsama at maging mga bilog na. Nagsimulang magpaputok ng laser, salamat sa kanyang nakabaluti na balat. Ang ha, nilabanan ni Mangasaur ang mga projectiles at nagawa niyang durugan ang ilan sa mga ito. Ngunit ang mga Inception ay hindi madaling sumuko at nagsimulang magtipon sa paligid ni Ben na bumubuo ng isang hadlang na pumipigil sa kanya mula sa pag-alis kasama ang napakalaking lakas nito. Ang ha, nagtagumpay si Mangasaur na makatakas mula sa mga semisphere ng mga insekto na muling nagsasama-sama at naging isang uri ng nakakabaliw na robotic anaconda na pinilit si Ben na kunin ang kotse ni Kevin at gamitin ito bilang baseball bat para tamaan ang mga insekto. Ngayon na ang mga bagay ay mas kalmado, si Ben ay bumalik sa kanyang anyo ng tao, at nakipag-usap sa iba pang grupo tungkol sa kung ano ang dapat nilang gawin. Pagdating sa conclusion na ang pinakamahusay na pagpipilian, ay ang kumuha ng bagong sample sa laboratory para sa pagsusuri. Sa desisyong iyon, dinala ng tatlo si Elena sa silid ni Lolo Max. Sino ang sumusunod sa mga balita tungkol sa mga insekto na kumakalat sa lahat? Sa sandaling marinig niya kung ano ang sasabihin ng kanyang mga apo, nagpa siya ang pinuno ng mga tubero na pag-aralan ang bagong sample at natuklasan na ang mga ito ay mga extraterrestrial peripheral lamang. Nang kumpleto na ang pagsusuri, nagpa siya si Max na ibalik ang specimen sa garapon at hahayaan ang isa sa kanila na makalabas ng hindi man lang namamalayan. Nang hindi napapansin ang patakas na naglalakad sa paligid ng mesa, ang grupo ay nagsimulang mag-isip ng isang paraan upang harapin silang lahat ng sabay-sabay. At naalala ni Ben na ang mga infected ay nagsasalita tungkol sa isang reyna. Kung gayon, ang kailangan lang nilang gawin ay alisin ang pinuno ng mga insekto at walang mga bagong individual na ipanganak na magre-resulta sa pagtatapos ng buong kolonya. Sa mahirap na misyon ng paghahanap ng Reyna, lahat ay nakaupo sa harap ng computer at sinusubukan ang lahat ng kanilang makakaya upang mas ubay-bayan siya. Pero dahil sa excitement, wala ni isa sa kanila ang nakapansin nang umakyat ang escape insect sa braso ni Max. Pagkalipas ng ilang oras, nagpa siya si Ben na humingi ng tulong sa kanyang lolo at nakitang infected na siya at sinusubukang ihagis ang monitor sa kanyang ulo. Nang marinig nila ang mga hiyawan, lumapit ang iba sa grupo para tumulong at nilutes ni Kevin ang problema sa pamamagitan ng pagpapatambak kay Max gamit ang isang suntok sa ulo. Ngunit sa huli ay nagambala sila sa pag-activate ng pinuno ng mga tubero sa makina na may usok na hinaharangan ang paningin ng lahat at pinahihintulutan siyang umalis sa mga lagusan nang walang sinumang makakapihil sa kanya habang ang lahat ay hindi makakita.
Kung wala si Max, nagawa ni Ben na manatiling kalmado, at naaalala ang misyon na pabagsakin ang Reyna. Ngunit dahil hindi pa rin nila alam kung nasaan siya, kailangan nilang bumalik sa computer hanggang sa mahanap nila siya. Sa punong tanggapan na iyon, sinimulan ng grupo na pag-aralan ang mapa, kung saan ang mga grupong insekto, at napagtanto na karamihan sa kanila ay nasa malaking metropolis. Ngunit hindi tulad ng iba, ang isang kakaibang malaking grupo, ay nasa isang bayan sa kanayunan ng Missouri. Sa pagsasaliksik pa sa lugar, natuklasan ni Gwen na ito ang punong tanggapan ng ship ito, at si Ben ay dumating sa conclusion na mula doon na ang Reyna ay nagtatrabaho, dahil ang kanilang sasakyan ay nawasak, at kailangan nilang maghanap ng paraan upang makarating sa site. Nagpa siya si Kevin na dalhin ang regalo sa kaarawan ni Ben, at ipinakita sa kanya ang sasakyan na ginagawa niya gamit ang bagong kotse. Ang Omnitrix Bearer ay nagmamaneho papunta sa Missouri, hanggang sa wakas ay makarating sila sa ship sa punong tanggapan, kung saan. Napansin nila ang isang malaking paggalaw ng mga infected. Sa kumpirmasyon na ito ang tamang lugar, pumasok ang grupo sa pasilidad at nakita ang Flight Max, na nakikipag-usap sa isa pang infected. Ngunit dahil wala silang magagawa para tulungan siya, nagpatuloy sila hanggang sa makarating sila, sa isang malaking assembly line sa gitna ng lahat, nakita ni Kevin si Victor, at napagtanto na siya ang nasa bodega, sa panahon ng negosasyon ng mga chips. Kinagawa ang lahat laban kay Elena, at isipin na alam niyang ang kanyang ama, ang nasa likod nito para ipagtanggol ang sarili. Sinabi ng batang babae na wala siyang alam at iminumungkahi na siya ay infected, na may malaking kahulugan dahil siya ay kumikilos ng eksakto tulad ni Max. Ganun pa man, hindi naniniwala si Kevin na siya inesinte, at inaakusahan siya ng pagiging traitor. Ngunit gaya ng dati, kinakampihan siya ni Ben, at nagawa niyang kumbansihin ang iba na bigyan ng isa pang pagkakataon ng dalaga. Nang malinaw na iyon, bumalik si Ben sa pagsusuri kay Victor, at sa wakas ay napagtanto niya na nangangitlog siya, na nangangahulugan na ang Reyna, ay tiyak na nasa loob niya. Nang malaman ito, iminungkahi ni Kevin na dapat nilang sirain si Victor. At nakiusap si Elena sa kanila na huwag ipaalala kay Ben ang kanyang pangako na ililigtas siya, kahit na hindi niya alam kung ito ay gagana. Ang may dala ng Omnitrix, ay nagpa siya na siya ay ibahin ang kanyang anyo, sa kanyang sarili sa Alien X, at tapusin ang lahat ng isahan, at para sa lahat. Ngunit sinabi ni Gwen na ito ay lubhang mapanganib, dahil kung ang isang taong napakalakas ay infected ng mga insekto, ito ang magiging katapusan ng sangkatauhan. Habang tinatalakay ng grupo kung ano ang gagawin, nadiskubre si Elena ng isa sa mga infected, na humawak sa kanya mula sa likod, at inaalerto ang buong grupo, sa presensya ng mga papasok. Nang walang oras para mag-isip, nagpa siya si Ben na gagamitin pa rin niya ang Omnitrix, at pumili ng isang alien. Ngunit dahil sa pasugod ng mga insekto, siya ay nagiging napakaliit, at nabago sa Nanomek, isang hybrid na alien na ang pagsasanib sa pagitan ng isang tao, at isang nanochip na kasing laki ng isang langgam. Lumipad si Ben papunta kay Victor, at lalo pang nanliit hanggang sa makapasok siya sa ilong ng kontrabida, na nangangahulugang nagsisimula siyang marinig ang boses ng Reyna, sa sandaling pumasok siya sa sistema ng kontrabida, habang ang kanyang mga kaibigan, ay ginulo ang mga infected na sa labas, si Nanomek, ay lumipad patungo sa Reyna, at nagsimula upang labanan ang pinuno ng kolonya, na ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya, upang i-recruit siya. Pagkatapos, nagpa siya ang babae na wawakasan niya ang sangkatauhan ng isang iglap, at para sa lahat, at sinusubukang i-activate ang mga chips, upang simulan ang kanyang pahayag. Ngunit bago niya magawa, nagawa ni Nanomek, na maglabas ng isang huling pagsabog ng enerhiya, na nawasak, ang katawan ng Queens. Ito ay nagiging sanhi ng lahat ng mga infected, na bumalik sa kanilang normal na estado, at ang mga chips ay nasira, sa pamamagitan nito, sa wakas ay nakaalis na si Ben sa katawan ni Victor, na sa wakas ay bumalik na rin kontrol ng kanyang sariling katawan bilang kanyang Lolo Max, na binabati ang kanyang mga apo sa tagumpay ng misyon, at humingi ng paumanhin sa kanyang dating kasama, sa hindi pagtitiwala sa kanya. Sa wakas, inaalok ni Max, ng trabaho ng pinuno ng mga tubero kay Ben, at agad na tinanggihan ito, na nagsasabing hindi pa oras para mag-retero. Bilang resulta, nagpatuloy si Max sa kanyang posisyon, at parehong bumalik sina Victor at Elena, sa pangkat ng mga tubero, na may misyon na labanan ang mga banta ng alien, sa hinaharap kasama ang Tennysons. Kaya ano ang naisip mo sa pelikulang ito? Iwanan ito ng mga komento sa ibaba.
At kung nagustuhan mo ang video, i-like at i-subscribe para sa higit pang mga recap na tulad nito. Magkita-kita tayo sa susunod. Maraming salamat sa panunood.